umaga mga ka-DIY. So ngayon, testing na natin yung bagong bili natin, Inco welding machine. Ito yung stick siya, ang electrode, gumagamit ng stick. So meron na ako previously nga biling ginagamit na welding machine ng MIG. So nag-decide ako bumiliba ng isang welding machine, yung welding rod na naman para mas kibid. At the same time, may mga instances kasi na mas magandang gamitin ng stick compare sa MIG. So mamaya may mga inputs ako ang bibigay regarding doon. So tara, testing na natin kung sulit ba itong Inco welding machine natin. So ayan guys, ito yung isa sa mga reason bakit pumili ako ng welding machine na stick. No, meron akong ginagamit na MIG pero bumili pa rin ako, nag-decide pa rin ako bumili ng stick kasi ito. So isa sa mga problema ko dati, sander lang yung pinangkakat ko. So may mga instances talaga o may mga chances talaga na hindi evenly yung cut. So pag dinikit mo na sila, so may mga awang. So pag MIG ang ginamit mo, ang hirap niyang pilapan o ang hirap niyang takpan. Kasi maliliit lang yung bala nun. Unlike kapag itong stick, no? So madali lang siyang matatakpan. Yun nga lang, ang advantage ng MIG, mas magandang gamitin ng MIG kapag ganito kaninipis yung mga weweldingin natin. Dito kasi, sa stick, malaki yung chance na mabutas natin tong, itong ating bakal. So kaya ang gagawin natin, bababaan lang muna natin yung amperes, no? So kapag hindi niya, pag bumubukol naman siya, saka natin tataasan. Pero pag nabubutas na, nabubutas yung bakal, bababaan natin. Pero bago kayo mag-umpisa ng anong welding works, kailangan syempre may proper protection kayo sa mata, no? So free ito dito sa ating Inco welding machine. So i-review ko rin to. So yun guys, medyo nabubutas, so bababaan natin ng konti. So yun guys, natakpan na natin yung ibang butas. So mas madali siyang matakpan kumpara kung gagamit ka ng MIG. So napansin ko okay din yung grounding niya, hindi ako masyadong nagka-problema sa grounding. Yung kasi yung napansin ko sa ibang mga brand, ang hirap ng grounding. So kung napapansin nyo, yung mini-welding ko is nakapatong lang sa aking welding table. At yung ground natin is dun lang sa table mismo nakakabit. So hindi siya directly dito sa bakal o dun sa wini-welding natin. May mga brand kasi na kapag ganun ang ginagawa ko, ang hirap ng grounding, no? Hindi siya nag-spark. So nililipat ko pa dun sa bakal. Pero ang Inco, so far, ang ganda ng performance para sa akin. So yun guys, initial testing lang muna. Hindi ako magpapaka-detail sa pag-review sa kanya. Pero para sa akin, okay itong Inco, no? So far, ito yung pinaka matikas na nagamit ko pagdating sa stick welding machine, no? So, pero sa MIG, okay pa rin ako yung sa Lotus na ginagamit ko. So yun lang muna. So guys, maraming salamat sa panonood. At sana may nakita kang unapulot ka sa aking video. Yun lang, maraming salamat.